po ulit, mga ka-drawing. Ito po ang inyong ka-obra, si Maestro Obras. Ito po ang aking pangalawang video na si-share sa inyo kung paano mag-drawing ng mga tanawin. Kung natatandaan po ninyo, sa unang video ay pinag-aralan at tinuro sa inyo kung paano mag-drawing ng mga linya, tuwid at mga pakorba or pabilog na linya. At ito po ang mga gagamitin natin sa ating pag-aaralan ngayon. At pakikita ko sa inyo ang aktual na pagkuwit. Ihanda lamang po ang lapis, papel na didrawingan, at ang lamesa upang maayos na maigalaw ang mga kamay. Idikit sa lamesa ang papel na pagdodrawingan at maaari kang gumamit ng cellophane tape or yung drafting tape or masking tape. Bago mag-umpisa, lagyan ng borderline ang papel na pagdodrawingan. Pansinin na gumagamit ako ng mga dots upang mapantay ang pagguhit. Pwede rin maglagay ng borderline kung gusto. Pero option nyo na yun dahil depende sa paggagamitan. Sa crafting, ito ay ilalagyan talaga. Dito ilalagay ang pangalan. Plate number. Drawing ng mga tanawin, pwedeng ito ay mula sa imahinasyon lang o kaya naman ay mula sa aktwal na tanaw. Sa pagguhit ng tanawin, guhit ka dito ang sapa o yung isang tulo.
dito ang rainbow, dito yung isang ibon, dito ang punong kahoy, dito ang isa pang ibon. Sa unang pagdodrawing, hindi kailangan malinaw ang mga outline, yung hugis. Sapat lamang upang mahati ang bahagi ng pagdodrawing upang magkaroon ng proportion ang bawat drawing. So, ganyan ang pag-sketch ng mga tanawin. Pagkatapos noon, saka mo lamang lilinawan ang bawat bahagi ng drawing upang mas malinaw na maiguhit. Ang susunod ay pipili ka ng iyong subject at i-determine mo kung ano ang iyong center of interest. Kagaya dito, sa pag-sketch pa lang, i-determine mo na kung saan ang focus ng iyong magiging obra. Ito ang tinatawag nating sketching. Dito natin i-apply ang mga natutunan kung paano magkumuhit ng tuwid at pakurbang tingin. Ito ang tinatawag nating sketch, kung saan ang mga outline ng drawing ay wala pang shade or shadow. Wala pang mga shade or shadow. Dahil kung ang plano mo ay kulayan ng drawing, dapat hindi mo na muna ito lalagyan ng shape. Paalala lang po, sa pag-drawing, kahit anong bagay ang ito drawing, kailangan i-apply ang principles of perspective drawing, kung saan bagay na malapit sa nagdo-drawing ay mas malaki kaysa doon sa malayo. Halimbawa, ang kahoy na ito mas malaki kaysa dito sa kahoy sa kaliwa. Kung i-compare natin ang sukat, mas malaki itong nasa kaliwa sapagkat mas malapit ito sa nagdo-drawing. Yan ang paraan upang magkaroon ng proportion ang bawat mga distansya o drawing.
pagkatapos mo maigulit ang mga sketch, maaari mo nang linawan ang mga linya na kinakailangan at buburahin ang mga hindi kailangan linya. Gaya ng sinabi ko, hindi kailangan pa sa ngayon lagyan ng shade o shadow ang mga bahagi o drawing sapagkat may plano kang, kung may plano kang kulayan ito. Subalit kung wala naman ha, at gusto mo itong black and white lang, pwede mo nang lagyan ng shade and shadow.